ang sinasundo. Walang pinatatakutan, walang kinurungan sa serbisyo publiko. Kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga saalitang lipunan. Huli ka ni Joseph. Magandang umaga, Pilipinas. Gising, Pilipinas. Araw ng Biyernes ngayon. Jojo Sibel po, inyong lingkod sa umagang ito. Samahan naman ninyo ako sa isa pong aking pong Facebook Live sa palatuntunang huli ka ni Jojo Sibel. Good morning, Luzon. Good morning, Visayas. At good morning din, Mindanao. Sa ating mga frontliners, mabuhay kayo. Isang magandang araw sa inyo lahat. Kasama na po ang ating medical workers, ang ating pong Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. At siyempre po, yung ating pong mga manggagawa sa gobyerno, isang magandang araw din sa inyo. Mabuhay kayong lahat. At sa ating mga kababayan na nariyan ngayon, ha, patuloy na lumalaban nitong pandemya, itong pandemic crisis, itong COVID-19, ha, mga biktima ng COVID-19, ha, mabuhay kayo kung nasa hospital man at nasa kanilang mga tahanan. Isang magandang araw sa inyo lahat. Assalamualaikum mga kapatid na Muslim at maing buntag sa tanan mga tayo Visayas Mindanao at Diyos Marinaldo, mga Bicolano, lalo ng ating mga kababayang OFW, ang buhay na bayani dyan po sa iba'yong dagat, sa ating po mga kapatid, kapamilya, kapuso na mga Filipino-Chinese community na walang humpay na tumutulong sa ating mga kababayan Pilipino, lalo na sa oras na mga pagsubok sa ating buhay. Mabuhay kayo! Isang magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy ng ating pong maliit na palatuntunan, ha, samahan niyo akong manalangin sa umagang ito upang tayo basbasan, ha, bigyan ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Napakagandang araw ito, ha, maliwalas, ha, maliwanag pa sa sikat ng araw ang araw na ito. Dakilang mapagpalang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father in heaven, forgive our sins. Unite our country, Philippines. Bless our President, Rodrigo Roa Duterte. Bless our new heroes, the frontliners. Bless and heal our nation, Lord, especially those COVID-19 victims. Because this is a better place for us. Maraming salamat Panginoon ko at biyayahan mo kami sa araw na ito. Maraming salamat at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. At maraming salamat Panginoon mo Diyos, Panginoon Yesu Cristo. Itong lahat pinablak namin papulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen! At good morning ho kay Jao Gayas. Jao, good morning, good morning! Kahapon na, basahin lamang natin yung mga nagbimensahe kahapon sa ating pong Facebook Live, ha, si Lillian Stephanie, keep it up, I love it. Salamat ng marami, Stephanie, at salamat din ho sa Kijakilin Ria Sibial, Katindig Inay Ram, ha, Parba Sibial, Ramon Bihar, Edik Koy Talavera, Vicky Ulitan, Nior Bibon, Annalyn Ragara Sibial, Wilbur Passion, Jolid Yucarisa, Jubilin Solasco Tolorio, Leo Barlin, Jake Berba, Bart Tolorio Jr., Fred Castissimo, Jennifer Sibial, Jenny Jenny, Helen Leslie Hall, Cherry Caril Bastasa Sibial, Eddie Gulong, Faye Melican, Evelyn Sibial Caniete, Feliriel,
Rosalinda Lunas, Joy Sibial Nakamura, Sheila May Rivera, Alvin Umandam Taata, Ziner Sibial III, Kim Minge, Ima Binalyaruras, Nels Fernandez, Ricardo Abando Sibial, Jen Frequenza, N. Sibial Frua, Jonathan Lisandra, Lisandra, Langasca, Mary Joy Binancio, Jun Sienas Mascariñas, Mar Batigas, Sip Espinida, Marshall Pahayahay, Ros Malin Dagasdas, Dagasdas, Daga Rodrigo, Maria Cristian Busibial Gibom, Mendes German, Ani Pedrasio, Jolie Tupas, Leonila Abanto Sinica. Good morning, good morning. At syempre ho, batiin na natin to. Ha? Is Espinosa, ang Bigulanong Uragong Stadmat. Yan po ang isa po sa mga supporter ho hanggang ngayon ni FLM, Francis Liu Marcos, ang idol ng masa. Siyempre po, yung aking kaibigan, si Edtan Flores, ha? Bisdak, ha? Balitang Bayan. Sheila May Rivera, good morning, good morning. Shout out, sir, mga taga-Bicol, is Espinosa. At ito, magandang balita na ibabalik na ho yung GMRC para po sa mga paaralan, sa mga ating pong mag-aaral, ha? Mag-aaral upang pong matuto, ha? Ng good manners and right conduct. Wala bang good manners and right conduct itong ating mga mag-aral? At good morning din ho sa isa hong magiting, ha? Magiting na mamahayag, ha? Isa ho sa magiting na mamahayag, ha? Ang ating pong kaibigan, Jolly Tupas, sir. Lalo na po kay Edtan Flores. Ang matapang, ha? Mga matapang ito at may mga panindigan. Hoy, magandang balita, ha? Diyan ho sa El Nido, ha? Balik na po ang mga lokal na turista. Binuksan na ang para sa turista ang El Nido. Magandang balita yan kasi po para po sa ating ekonomiya ng ating bansa. At isang magandang araw ho sa hanay ng media, radyo, diaryo, telebisyon, lalo na ang social media, news online. Kasama na po ang aking Facebook Live dyan. Isang magandang araw sa inyong lahat. Oy, hindi magandang balita ito o magandang balita ito, ha? Dahil daw ho sa pandemya, ha? Malaking bilang daw ho ng mga kababaihan ang mabuntis. Ito, Diyos ko po naman, pandemya na. Mayroon pa rin mga syabo na nagkalat, ha? Nahuli po, congratulations sa ating pong alagad ng baras. At aprobado na ho ng IATF, ho, pagbalik ng mga ating kababayang OFW sa Saudi Arabia na nasawi ho dahil sa COVID-19, ha? Sana po manatalakay ng maayos yan, ha? Sana po yung pagpapauwi sa kanila, ha? Yung ating pong health, ha? At kondolenso sa mga nasawi ho dahil sa COVID-19 sa bansang Saudi Arabia. At dyan naman sa Cebu City, ha? Ang seguridad ho dyan, hinigpitan ho, ha? Hinigpitan ho, ha? Ang dahil nga po tumaas ho ang kanilang bilang ho nitong COVID-19 dyan ho sa Cebu City. At si founder Anthony Chua, huli kami Trex. Good morning, mabuhay ka. Panawagan ho ng mga jeepney driver, ha, sa LTFRB, ha, na sana ho itong mga traditional jeepney, ha, makabalik na ho, ha, bigyan ho sila ng permit na upang makapaghanap buhay. Bigyan natin, kayo pong nasa gobyerno, tulungan natin pong mga mahirap nating mga kababayang mga chofer. Hindi na ho biro itong dinaras ng ating mga kababayan. At bali-balita, ha? Ano kaya ang maging sitwasyon sa darating na Hulyo? Pero kung ako tatanungin ninyo, tumaso ang bilang ng mga gumagaling, naka-recover ho ng COVID-19. At may... At may mga bansa na ho, ha? Na balik na ho, ha? Balik na ho sa kanilang mga... Alam mo na, hanap buhay, ha? Wala pa rin yung katiyakan ng ating pong mga traditional jeepney, ha? Sana po maaprobahan po ng Malacañang, ha? Ang sana po ang ating gobyerno ay para po sa mahirap. Isang magandang araw sa IETF, lalo na sa Malacañang at lalo na sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ha? At sa gobyerno, ha? Isang magandang araw sa inyo. Ang programang ito ay sumusuporta sa ating gobyerno, higit sa lahat sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mahal na Pangulo,
Sana sa buwan, Hulyo, ho, ha? Medyo angat-angat na konti, ho, itong general community quarantine. Ha? Pag-aralan nyo po mabuti, dahil medyo hirap na, ho. At kanina, ho, ha? Gising, gising, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. At basahin lamang natin itong balitang ito, ha? Gadgets at internet connection na kailangan ng mga public school teachers sa blended learning dapat sagutin ng gobyerno. Wala na nga pera, sasagutin pa, pasagot pa ninyo. Ha? Lumaki na nga ng utang ating gobyerno, eh. At sabi ho ni Julie Tupas, pare, kulang na lang na magandang background ng studio mo. Mabuhay ka at ang programa mo. Maraming salamat, ha, Julie Tupas. At yun nga, ito nga po yung aking pong mayroon pa akong bisita kanina. Umagang-umaga ho. Ha? Ang aga naman ang bisita ko. Hindi pa nga tayo nakapag-gayak ng ating pong merienda. Ha? Dahil wala tayong almusal, dahil tanghali na ho tayo nagising. Abay, may bisita ako dumating. At sinisiguro ko, kayo din. Ha? Iiwan ko lang kung kayo ba'y napasyalanan ng inyong bisita, ng bisita ko din, na ito pong napakalaki ho, ha? Ng aking pong tubig, ng bayarin ng tubig, ito ho'y Abril, Mayo at Hunyo pa lamang ngayon, Diyos ko po, napakalaki at napakataas ng aking pong kinukonsumo. Nagulat ho ako nung aking pong matanaw, aking pong makita, at alam ko din po, ang ating mga kababayan, tahimik lamang sila. Kaya nga po ako'y nanawagan po sa Kongreso at Senado. Ha? Salamat. Salamat ng marami sa inyo. Dahil kahit papaano, ha? Nagtatrabaho kayo. Pero sana naman, ha, paimbestigan niyo itong mga tumataas na mga singili namin, ha? Ito po aming mga bayarin. Sabagay, kung sabagay, kayo walang problema sa pera at may tuloy-tuloy na sweldo, 'di ba? Eh walang problema sa inyo at kayang-kaya, yakang-yakan niyo ang mga bayarin na 'yan. Pero paano na po ang mga katulad ni Juan de la Cruz na katulad ko? Maliit lamang ho at wala hong kinikita. Paano na ho? Wala nang ayuda dahil general community quarantine na tayo. At ito, simula na ho sa mga bayarin. Yan po ang aking mga panawagan noon at sa gobyerno natin, lalo na sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sana po, pagpasok po na pagpasok nitong sinasabi pong general community quarantine, di ba, ay napaghandaan ng transportasyon, napaghandaan yung balik trabaho, napaghandaan yung mga ayuda, napaghandaan itong mga krisis ng bayarin, di ba, napaghandaan lahat. Aircon ng mga pampublikong transportasyon, hindi mo na dapat pag-arahin ngayong may COVID-19. Hindi ko malamang kung hindi pwede yung mga traditional jeepney at hindi rin pwede yung mga aircon pampublikong transportasyon. Sana po, ha, pag-aralan mabuti ng ating gobyerno, ha. Yan pong ating taga-IATF, ha. Mabuhay kayo, isang magandang araw ho sa inyo, ha, sa inyong lahat. At sana po, ha, matutukan ng maigi ito pong aming kinakaharap na mga krisis. Hindi ho namin na ito, ha, totoo lamang yung COVID-19, ho, hindi na masyado iniisip ng mga tao. Yung iniisip ng mga tao, yung kanila pong amin pong makain sa araw-araw. Amin pong makakuha kami ng pera upang pong makapambayad kami ng aming mga bayarin. Sa totoo lamang ho, ang isang oras ho na palatuntunan na hindi sapat ho upang po pag-usapan ang samut-saring mga isyo sa ating bansa. Lalo na itong panahon ng pandemya. Sabi ko nga, hindi naman tayo kumukontrat, sumusuporta tayo sa gobyerno. Dagan lamang sa ating pong mga nakaupo sa gobyerno, sana po pag-aralan, pag-usapan niyo mabuti. Kaya nga po nung kahapon po, ako po ay hindi ko malaman kung kailangan ko bang tumawa o magkagalit o mabusit. Dahil sabi nga sa akin ng isa ko pong mga avid follower. Meron naman akong dalawang mga followers sa aking munting palatuntunan. Hindi ko kailangan ng maraming follower.
Ah, hindi ko kailangan. Isa, dalawa, tama na ho yan. Sapat na ho yan. At bahala ka na lamang. Bahala na ho sila magchismis na ako po ay mayroon pong programa. Sabi sa akin ho, eh, kapag ang problema po ay ibig-sabihin, ah, nariyan kagad sila upang magpatawag ng special session. Pero kapag ang problema ho, ha, sa kapakanan ng taong bayan, eh medyo ho, kulang sa galaw. Galaw-galaw, pag may time! At ito po, iba natin mga kababayan. Ha? Daga Rodrigo, good morning sa inyo, sir. Daga Rodrigo, mabuhay. Mabuhay bro, good morning din, Daga Rodrigo. Ha? Yun po ating mga kababayan, dyan ho sa iba yung dagat ho, ang iba ho dyan. Ha? Ayon ho sa, ito po yung nag-viral ho sa social media. At ito rin po yung ibinalita ng iba't ibang mga himpilan. Ha? At dito nga, napanood natin kaninang umaga na mayroon tayong ibang mga kababayan na nagbenta na ho ng dugo, ha? Upang magkapera. Dahil nga po sila'y wala na rin hong mga ayuda. Ha? Ibig sabihin, wala na hong makain. Kaya gumawa ho sila ng ibang paraan para po sila'y mabuhay. Di ba? Para po sila'y... Nakita niyo po ang aking reaksyon? Pailing-iling na lang ako. Di ba? Pailing-iling na lamang ako. Dahil po ha, oy, congratulations sa PDEA sa Antipolo City ha. Ah, mayroon pong nahuling shabu at malaking halaga po ito. Ah, congratulations sa Philippine Drugs Enforcement Agency. Ah. Gising, gising Pilipinas. At yun nga, sabi ko nga ay unahin po natin dapat ho yung mga unang-unang basic na pangangailangan ng ating mga kababayan. Dapat ho una ho natin yung gamot o vaccine nitong COVID-19. Ipatawag ho yung mga marami kasi tayong nababasa at napapanood na mayroon daw hong mga iba hong magagaling na nagawa na raw nila yung pong mga gamot nitong COVID-19. Ipatawag natin katulad ng ginawa sa ibang bansa, inibitahan. Inibitahan ang isa pong katulad ho, kay Fabunan antiviral injection. Di ba inibitahan? Hindi ko na lamang po alam kung ano na po ang estado, status nitong FEI, kung mayroon bang katotohanan o wala. Wala naman kong masama para po subukan natin ha, para po subukan po ng Department of Health, ng Food and Drug Administration kung may katotohanan ba talaga. Ito pong invention ng ating pong mga kababayan, ating pong kababayan na isa pong doktor ha. At kung sakaling wala naman, magtanong-tanong tayo sa ibang bansa kung meron na ba silang na-discovery na vaccine para dito sa COVID-19. Yan ho sana ang isa sa mga tinutukan ng ating gobyerno. Pangalawa ho, tutukan nila yung hong sitwasyon ng ating mga kababayan. Kasama na ako riyan, ha? Yung pong trabaho para kumita. Kung wala pa hong walang trabaho, ang pamilya, dapat alamin nila. Isipin nyo, simula pa nung buwan ng Marso, narito na ho kami talaga hong dumaranas na ng ganitong mga sitwasyon. Napakarami hong nagmi-message sa akin na humingi ho ng tulong. At akin pong ipinadala ang mga mensahe ninyo sa mga kinaukulan. Hindi ko lamang alam dahil baka milyon ho yung mga nagmi-message sa kanila, baka hindi tayo natsambahan upang po'y mabasa ang ating mensahe. Dalangin ko na lamang ho dito na sana matsambahan, mabasa ang aking mga mensahe na marami hong humingi ng tulong. Meron po mga OFW na gusto na umuwi pero hindi makauwi dahil wala hong exit visa. At yun nga ho ay nasa imbahada na raw ho sila. Kumusta na kaya mga sitwasyon ng imbahada? Lalo na ho dyan sa Middle East. At meron din hong nagmensahe sa amin, sa akin na naka-lockdown din ho sila. At ipinagbalik pa ng DepEd ha ang school year enrollment na nag-enroll ha para sa school year 2020 to 2021. Umabot na sa 14 million. At pagtuturo ho ng GMRC, Values Education, isusulong. At isang magandang umaga ho kay NCBL Frua. Hello po. Good morning. God bless po. Isang magandang araw din ho, ha? Diyan ho sa
bansang New Zealand, ha. Salamat ng marami sa inyo. Sana din ho, ha, yung ating pong problema ng ating pong mga ilan hong mga manggagawang pumapasok sa kanilang mga trabaho, sana ho masolusyon po yung transportasyon ng ating mga kababayan. Sa lahat po ng aking viewers, followers, subscribers, maraming pong salamat sa inyo, lalo na po sa aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibiel, maraming maraming salamat sa inyo. At gusto nyo mag-subscribe, i-subscribe ninyo ako, dahil libre po yan, ha, para po sa inyo yan. At alam po ba ninyo na ito pong aking munting palatuntunan, ha? Eh diretso ito ina-upload ko po sa aking YouTube channel. Kaya pag binati kita rito, hanggang dun ho sa YouTube channel ko. Tuloy-tuloy ho, ikaw ang bida, kaibigan. Kapatid, kapuso, kapamilya, isang magandang-magandang merienda ho sa inyong lahat. Good morning po, Sir Jojo, sabi ho ni Ma'am Philly Real, ha, dyan ho sa Rizal. At doon ho sa isang balita ho na ako na may natawa. O ewan ko kung matawa din kayo. Ha? Diyan ho sa Marikina. Yung pong reporter ho ng GMA7. Ha? Yung pong reporter ha. Sa magandang umaga kay Annie Pedrasio. Ma'am Annie, good morning, good morning. Lalo na ho kay Rodel Scripton Dingske. Ha? Kumusta na ho ang bansang Saudi? At basahin ko lamang ho yung comment ni Ma'am Annie Pedrasio, baka magtampo sa akin to. Ha, marami hong mga mensahe, hindi ko po nabasa. Ha, salamat ho sa mga dalawang nanood sa akin, ha, dalawang piraso. Morning Sir Jojo Sibiel, keep safe sa lahat po. Thank you so much Ma'am Annie Pedrasio. Pedrasio. At sabi naman ho ni Ma'am Philly Real, pa-shoutout po kay Ma'am Perla Cruz, Ma'am Lourdes de la Cruz, at kay Ma'am Ria San Miguel, keep safe po everyone. Thank you so much. At good morning din ho. Good morning din ho kay Mondi Gutierrez. Abay, this is your ito siguro yung unang best name. Ano to? Sir Mondi Gutierrez. Good morning po sa inyo. Welcome ho sa aking pong maliit na palatuntunan. At ito ho, mga locally stranded individual ha, dapat munang isumailalim sa swab test bago payagang makauwi sa probinsya. Yun naman talaga po ang protocol. Kailangan po natin suportahan. Yung pong protokolo natin ng gobyerno, para po sa kapakanan natin yan. Kaligtasan ng ating kalusugan. Yan po ang tawag doon. Ha? At ito ha, utang ng gobyerno. Ha? Tumaas ho. Ha? At hindi ko na po basahin ha, yung utang ng gobyerno. Sana po LTFRB, ha? DOTR, IETF, Malacañang, lalo na sa ating mahal na Pangulo. Ha? Sana pahintulutan na muna ninyo, ha? Makabiyahe ang ating pong mga ha, mga traditional jeepney, yung ating pong jeepney drivers, ha? Ayan ho, ha. Ang iba ho na mamalimus na dahil ilang buwan na ho silang walang kayod o kinikita, ha? Ako'y naawa ho, ha, sa kanilang mga sitwasyon. Sana po ang gobyerno natin, ha, ay matugunan ang mga problema ng ating pong kapwa kababayan, lalo na itong ating mga chopper. Sabi ho ni Rodel Scripton, Skeptron Dengski, ito boss, open na po dito ngayon sa Saudi. Very good, magandang balita ha. Ingat ho kayo ha, ingat ho kayo ha. At sana para kumita naman ho kayo. Dahil alam ko po, pagka ganun ba sa Saudi, no work, no pay? Ha, Rodel Scripton, Dingski. At sabi naman ni Mondi Gutierrez, good morning Sir Jojo Sibiel. Greetings from Olongapo City. Ay, thank you so much, sir. Ha? Ang kulang na lang, Clark. Sir, salamat po, Mondi Gutierrez. At sa akin pong kaibigan, ha, sa akin pong kaibigan, Sir Cheng Junida, good morning sa inyo. Maraming salamat po sa aking pong mga viewers, followers, subscribers sa palatuntunang Huli Ka ni Jojo Sibiel. Dito po sa Facebook Live, Jojo Sibiel. Salamat sa inyo. From Monday to Friday, alas 10 ng umaga, isang oras na balitaktakang kwentuhan. Kasama na po ang ilang-ilang mga pag-uusapang isyo na mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na po mga ilang komentaryo ng ating pong mga netizen. Binabasa ko po yan.
At sabi naman po ni S. Espinosa, ang uragong statement na talaga hong nakipaglaban upang hong, alam mo na, ang ating pong idol ha. Sabi niya, sir, shoutout pabati sa pamilya sa Bicol, mama ko, Bilma, papa ko Ricardo at sister ko Claire, Glenda at brother Rick at Richard. Yun ho, pamilya Espinosa. Yan pa yung tunay mong apelido, Sir Ace Espinosa. Sabi naman ho ni Ma'am Annie Pedrasio, sir, pwede po ba ako magbato ng mga balita sa programa mo? Pwede ho, at kapag nakabalik na ho tayo sa isa pong himpilan ng radyo, ha, wala hong problema, anytime ho, pwede ho kayo magbato sa akin. Actually, ito po yung isang Facebook live lamang, ano. Pero ganun pa man, inihanda lang po natin, ha, kahit po ito yung isang Facebook live lamang, eh marami po tayong mga balitang ibinibigay na hindi po naibigay ng iba. Na minsan ho, tayo lang ho, eh sekreto ho ito. Sabi nga nung iba po na aking mga kaibigan, tumatawag ko sila, saan ba nang gagaling, hinuhugot mo yung mga balita mo? Basta importante po, tunay na balita, ha? At sabi naman po ni Sir Ching Junida, good morning Sir Jojo, God bless. God bless Sir, ha? At sabi ho ni Ma'am Annie Pedrasio, lalo na regarding sa mga drugs, by bus operation ng mga operatiba ng Antipolo Police. Sige ma'am, welcome po anytime ha. Tawag lang po kayo sa akin. Ibibigay ko po sa inyo yung aking pong contact number para matawagan po ninyo ako at mag-usap tayo. Ha? Sabi ko nga, ito pong Facebook Live, kasama ito sa online news, di ba? Part ng social media. Dati ho, ang media, tri-media lamang ang tawag ni namin noon. Di ba? Alam yan, ni Daga Rodrigo at ni Julie Tupas. Yan po ay radio, TV at dyaryo. Pero dahil nga po mas sumisikat, sumisibol, ha? Ito pong social media, Facebook, Twitter at YouTube. Di ba? Kaya ito tayo. Nagbakasakali tayong sa pamamagitan ng ating Facebook Live ay makapagbigay tayo ng mga balitang mahalaga para sa ating mga kababayan. At syempre ho, sabi ho ni Rodel Scripton Dingski, oo boss, no work, no pay talaga dito kaya marami nang gustong umuwi. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ang aking pong binabalita, hinuhugot ko po yan sa kalaliman ng pinakamalalim at sa pinakamataas, sagad hanggang langit. ito naman nakamot rin ako sa ulo. Ito naman may nag-text sa akin, huwag naman sumobra. Baka naman daw mauntog ka. O baka naman daw mabaon ka. Matabunan. Loko-loko to. Nais ko lamang kong pasahin ang sarili ko. Alam mo, sa panahon ng pandemya, sabi nga ng aking kaibigan, ha, hindi ko nabanggitin at nandiyan siya nanonood sa akin. Sir, alam mo, nakikita ko sa iyong mga pagmumukha. Sa iyong dati-dati nakita kita, alam mo yung bagong ano, bagong tuli. Biro lang yun. Masayahin ka na tao. Pero ngayon dumaan ang pandemya, para bang iba. Totoo po, iba ho talaga. Marami ho akong dinadalang problema. At siyempre, dahil tayo ay positibo, naniniwala tayo na may bukas pa na darating na liwanag at biyaya. Di ba, Daga Rodrigo? Kaya nga po ako, hinikayat ko po ang gobyerno na sana po mabuksan na po ang Lotto, PCSO, mabuksan na po ang kasino, mabuksan na po ang Pogo at iba pa upang pong mabuksan na rin po ang iba pong maliliit na hanap buhay. Alam niyo na po 'yun kung anong ibig ko sabihin. Pag sinabi kong PCSO, ha? Lotto, 'di ba? STL. Ano pa bang iba diyan, ha? Yung pong ticket ho ng sweepstakes ticket, 'di ba? Paano ho makatulong ating mga taga-PCSO? Paano po makatulong ang PCSO sa atin kung sila ho'y sarado din, lockdown din? Gobyerno, sana po pahintulutan na. Na sa darating na July, para naman po kami makataya, o tumaya, o para naman kami swertihin baka sakaling manalo. Kapag nanalo ako, lahat kayo may biyaya sa akin. Nako, nabaliw na yata ako. Pasensya na ako. Sabi ni S. Espinosa, salamat Sir Jojo, God bless sa inyo. Salamat din. Idol, S. Espinosa, ang urago na statement at isa ho sa mga followers na isinusulong po si Francis Leo Marcos. Hoy, balitaan nyo ako ha, KFLM ha, kung ano ng balita ha. Huwag natin intindihin yung mga basher niya o sino man yun. Ha? Hayaan natin sila, karapatan nila yon. Ang bawat isang Pilipino citizen, mamamayan sa bansang Pilipinas ay may karapatan ho, ha? Upang ho siya ay magkomento,
Ha, upang po'y ilabas niya ang kanyang saloobin, damdamin. Kaya ang kailangan sa atin, galangan ho sa mga komento. Ha? Bastang importante, huwag naman magmalabis at lalo na po below the belt o sobrang ano na, ibig sabihin, huwag naman po nating masyado naman hong katulad ho sa ibang nakikita at napanood ko, huwag naman ho ganon. Katulad ho niyan, meron ho nagpost para sa ating Pangulo, huwag naman. Igalang po natin ating Pangulo. Hayaan natin, kung hindi po kayo kontento sa ating Pangulo, dahil yan po ang sinasabi ninyo, abay pagkatapos ng kanyang termino, di malay mo, makita nyo ng gusto ninyo. Pero para sa akin, napakapalad natin na mayroon tayong isang pangulong katulad kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Subukan mo maglakad sa labas ngayon, maski alas oras ng gabi. Meron ka bang nakikita na may nangursunada pa? Meron ka bang nakikita na nalalaman na may nanghold up pa? Meron na siguro ilan na lamang yan. At ito pong mga kumukuha po ng PWD ID ha, dapat to ayusin po ng ating mga lokal government unit o government units, di ba? Dahil nga po, marami pa palang mga modus dito, marami hong modus dito. Hoy, ilang minuto na lamang at eto na naman tayo, ha? Mag-alas 11 na, ha? Sana po nakapaghanda na tayo ng ating pong masarap na tanghalian. At kailangan po talaga, para sa akin po, ako po'y altanghap lang po, ha? Pasensya na kayo, altanghap, albusal, tanghalian at tahpunan, pinagsama-sama ko na. Para tipid ho, ha? At sabi ho ni S. Espinosa, tama ka Sir Jujo. Oh, hayaan natin yun, yung mga naninira, hayaan natin yung mga, hindi, kasi totoo lamang, oh, ako po yung natawa dun sa nangyari, oh, kay Francis Liu, cambio tayo ng konti, ha, sa ibang issue, ha, ito yung personal lamang, oh, ito, personalan na ito, ito yung aking damdamin lamang, ano, wala, pasensya na kayo, gusto ko lamang i-share sa iyo, kwento sa inyo. Base kasi sa pagkakalam ko, talaga pong si Francis Leo Marcos namimigay ho ng tulong sa ating pong mga kababayan na nangangailangan. At ako nga, sabi ko sa inyo, kahit hindi man nakahingi yung mga taong lumapit sa akin ng tulong para kay FLM, hindi po ako nagtatampo at never ho ako nanira sa kanya. Dahil nga po, sabi ko, mapalad ang bansang Pilipinas dahil may katulad niya. At hindi lang po siya, marami pang iba. Ang hindi ko lang po nagustuhan, sinakto ho sa panahon ng pandemya na may mga tao tayong tumutulong, pero siyempre, kapag ikaw may kasalanan sa batas, panugutan mo. Dangan lamang, ang akin po sana ay sana po hindi man lang itinapat na kung saan siya ay tumutulong sa ating mga kababayan, saka pa. Di ba? Paano na ho yung ating mga kababayan? Na? Alam mo, minsan parang ako yan eh. Umaasa lang ho, ha? Umaasa lang ho din sa sinasabing tulong. At sabi ho ni ating pong mayor ho ng Quezon City, ha? Hindi daw pwedeng galing lang sa barangay ang mga PWD ID. Iyon nga ang pagkuha ho ng senior citizens ID card . Napakahirap po . Ha? Ang aking pong magulang, ang aking pong nanay . Sabi niya hindi ho pala biro ang tindi ho ng proseso. Gising, gising Pilipinas! Sabi ho ni Ma'am Philly Real, grabe talaga ang daming mga nanluloko ngayon. Basta kubitan lang sila, nakakalungkot talaga. Alam mo, totoo lamang ho, minsan ho, hindi ko rin masisi itong ating mga kababayan na gumawa ho ng kamalian o mga panluloko. Dahil nga po, marami po talaga silang problema din sa buhay. Kaya nga po, ito pong mga tawag nito, mga naluluko sa ating pong mga kababayan, dapat ho panagutan nila, ha, managot sila, ha, sa kanila pong mga ginagawa. At dapat po maging aware ang gobyerno natin, ang lokal, LGUs natin, ang kapulisan, DILG, at iba pa na sangay ng gobyerno na nakakasakop sa kanilang mga panluloko. At inamin ho nila, marami daw hong peking, PWD ID. Bakit nakalusot ito? Yun po ang aking tanong.
Bayan, kayo na po ang humusga. Bakit ho nakalusot itong mga gumagawa ng faking ID? Sa totoo lamang, marami po akong kasamahan sa hanay ng media, ha? Radyo, Diyaryo, Telebisyon, kasama po ang online news o FB, ha? Facebook Live o ano ba tawag pa nila, ha? Na hindi po nakakaikot para po magmasid sa kapaligiran dahil marami hong bawal. Pero kung nung panahon na marami po tayong mga kasama ho, sa ating pong hanay, eh lahat ho alos na lugar pinupuntahan nila, at least nung mga panahon na yon, ha, nakikita kagad natin kung ano po ang mga anomalya sa nakapaligid, sa mga kapaligiran, sa mga nasa gobyerno. Eh binawal ho. Ay hindi naman binawal. Ibig sabihin ho, nagigpit ho. Ha, nagigpit ho dahil nga po pandemya, tama naman, na wag naman sana, di ba, na ibig sabihin, kailangan ho na pag-ingat. Kaya po ang ating pong hanay, pasensya na kayo. Hindi naman po ito talaga, no, naniniguro lamang ang gobyerno natin na tayo hindi malagay sa alanganin. At nakita nyo naman, hindi ho biro itong dinaranas ng ating mga kababayan na biktima ho ng COVID-19. At sabi ho ni Ma'am Faye Espanya, ikaw ba yung nasa Spain? Ma'am Faye Espanya. Hispana. Hispana ba? Sorry ha. Hispana. Ma'am Faye Espanya. Hello po. Hello din, ma'am. At sabi niya, watch him from Baler, Aurora. O nakita niyo na mga kababayan ko, palayo ng palayo. Nung mga nakarang araw, dalawa lamang ho ang nanood sa akin. Ngayon nadagdagan ng isa. O di naging tatlo na. Eh, chismis pa nila yan. Na mayroon palang Facebook Live. O Facebook Live ho, si Jojo Sibial. Sa kanyang programang huli ka ni Jojo Sibial. Ilalawak tayo, di ba? Thank you so much, Ma'am Faye Espanya. Ha? Kilala ba kita? Kasi nakarating po ako ng, hindi, Baler ito, hindi po. Dinggala, no? Narating ko yung Dinggala. Napakagandang lugar ang Aurora. Daanan lang ho talaga ng bagyo. Napakaganda ho ng mga beach resort dyan. Muntik na ako makarating dyan. Hindi lang ho matuloy-tuloy kami, ha? Yung nag-imbita ho sa akin. Hoy, ito ho, may nabasa akong balita ngayon. May mga LGBTQIE, ano ba ito? Community, nagprotesta sa Minjula. Bakit kaya? Anong mga dahilan nito? Ha, ito no, napanood ko. At ito ha, basahin ko lamang itong sinasabi ho ni Rodel Scripton Dengski. Sang-ayon ka rin ba, Boss Jojo, na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport? Sa totoo lamang, nagtataka lamang ako bakit pinalitan nila noon yung Manila International Airport. Pinalitan nila dahil ang buong akala nila ay bayani, si Ninoy Aquino. Diba? Pinalitan nila. Ngayon, ibalik, palitan na naman ulit. Gastos. Unahin muna natin. Pagkatapos siguro itong pandemya, saka na lamang balangkasin yan yung pagpapalit ng pangalan. Wala o mawala, kahit palitan pa natin ng Jojo International Airport, parang di bagay. Di ba? Rodel International, parang di rin bagay. Kailangan po talaga maibalik sa dati. Di ba? Nung mga panahon, di ba, sumakay ka agad kayo sa Agos, pinalitan ninyo, tapos ngayon, palitan ulit. Gagastos, samantalang ang dami po natin yung kababayang mahirap, ay yung perang pundo dyan, kung ipamahagi nyo sa mga tao, abay siguro ngayon, marami hong masihan ng mga tao. Na wala hong kumakalam mo ang mga sikmura. Naniniwala ba kayo na marami tayong kababayan na halos gusto nang sumigaw? Eh kung maaari nga lang, pati ako mga pumunta na rin sakali at mamalimos. Alam niyo po, ang ating bansa o maging ibang bansa, para ho makarecover tayo sa ekonomiya, ay kailangan ho talagang matapos na itong problema po natin sa pandemya. Pero yung ibang bansa ho, kahit hindi pa tapos ang kanilang pandemya, abay mayroon na po silang operation. Di ba? At dito naman sa atin, 50%, maybe 50% or more, di ba? O humigit kumulang, 50%, balik na ho. Pero marami pa rin hong di nakapagbukas ng kanilang mga negosyo.
O nakita nyo, ayon sa text sa akin, dumami na ho ang gumagaling sa sakit ng COVID o coronavirus. Ibig sabihin ho, wala pang gamot, maraming gumagaling. Lalo na kung may gamot na ito. Diba? Ibig sabihin ho, sabi nga nila, hindi, wag daw ho mag, ano to, wag daw ho magkumpiyansa. Dahil nga po, hindi biro itong sakit na ito. Pero marami pong gumaling. Diba? Marami pong gumaling at ang dami po nga sa akin nagpadala ng mga mensahe sa messenger ko na meron pong, ano to, vitamin C. Isa daw hong panlaban sa COVID-19. Totoo man o hindi yan, abay aking binabasa at aking pong inaalam yan kung may katotohanan. Alam niyo nung panahon na hindi pa ho uso ang mga padoktor na yan. Nung ako'y bata pa, syempre ho, sabi ni Ma'am Ima Binalyaruas, "Morning po, God bless to your program. Salamat, Ima Binalyaruas from Albay." Oy, dyan ho sa kamarin ni Sor, anong mang bayan ito? Naku, kahapon ho, nakausap ko. Pasensya na ho. Namuti na kasi buhok ko, kaya medyo makalimuti na ha. Pasensya na po, nakausap ko sa kahapon. Ha? At mayroon din ho siyang mga daing sa akin. Ha? Alam niyo po, ang dami hong dumadaing. Siguro panay kain natin ng daing, kaya tayo dumadaing. Iniwasan ko na po kumain ng daing, daing na bangos. No, mga ganon, iniwasan ko na po para hindi na ako daing ng daing. Biro lang po yan. At sabi naman ho ni Ma'am Filireal Sir Jojo, nagtatampo na yung KNT. Paki-shout out naman po sa kanila. KNT, ha? Good morning sa inyo, ha? Binasa ko po kanina yung mga pangalan ninyo. Pakiulit po, Ma'am Filireal, at basahin ko ulit, ha? Huwag kayo magtampo, ha? At huwag din kayo maglipat. Ipinagmamalaki ho ng Department of Education na mas mataas ang enrollment ngayon, taon na ito. Ipinagmalaki nila. Kaya nyo bang ipagmalaki sa akin, ha? Baka pag natin ang araw, sasabihin naman ninyo, kasi ho may ganito. Kasi ho may ganyan. Ha? Siguraduhin nyo kapag nagmalaki kayo, tumpak, sakto. Parang si Sir Francis Tika, tumpak at sakto. Hagupitin mo na kaya ni Bagsik. Yan. At ito, mga kababayan natin sa ibang bansa, nagbenta ho ng dugo para lang ho kumita. Yun ho ang dinaranas nila. At sabi ho ng palasyo, tiniyak ho makakatanggap ng special rest allowance ang mga frontliners sa gitna ng COVID-19 pandemic. Pangulo ha, pakisabihan mo yung Department of Health, baka sumablay na naman. Katulad dati, nagalit ang ating Pangulo ng mga nakaraan nakaraang mga linggo. Dahil nga akala niya na ibigay na sa frontliners yung kanilang mga benepisyo, hindi pa pala na ibigay. Kaya pagka tinawag ko sa investigasyon, abay parang nakita ko, alam mo yung mga batang nag-aaral nung parang, parang ako yan eh. Kapag hindi ko po alam ang isa pong subject na aking pong pinag-aralan na itinuturo po sa amin sa school nung panahon ko, abay patingatingala ako sa taas, di ba patingin-tingin sa baba, at kunwari hindi ko pinapakinggan. Dahil wala nga po akong alam. Parang ganun ho ang nangyayari kapag ho may mga patawag sa Senado at Kongreso. Para bang hindi sila handa sa kanilang mga sasagutin at sasabihin. Minsan tuloy, sabi po ng aking pong ibang mga nagbimisay sa akin, "Sir, hindi ba sayang yung mga pinapasweldo natin sa kanila? Bakit ho ganun kabagal silang umaksyon sa mga problema?" Aking mga kababayang mga minamahal, ito lang po ang aking mapakiusap sa inyo. Sanayin lamang natin ho ang ating sarili. Na kapag ho sinabi ng A1, hintayin natin ang katapusan ng buwan ng 30. Di ba? O may 31 man hanggang 31. Dahil ganun ho talaga ang buhay natin. Pag sinabi ho ng A1, hintayin natin ang katapusan. Na malay ninyo't darating din. Katulad ho niyan, yung pangalawang ayuda ng DSWD. Anong buwan na ho, anong araw na ho ngayon? Anong araw na ho? Sabi ho ni Hagupiti Baksik, Sir Francis Tiga, "Good morning, Jojo Sibial ng programang Huli Ka." Huli pala. Shout out Hagupiti Baksik, Media Group Executive Producer, President, CEO, Madam Lani Amura. Yan po, mabait itong boss nito, bossing ni Sir Francis Tiga.
At patuloy yung tumutulong yan sa kanyang mga membro. Ha? Yan pong hagupit ni Bagsik, si Ma'am Lani Amura. Isang magandang araw po, Ma'am Lani Amura. At maraming salamat ho at in-accept niyo po ang aking friend request. At doon po sa mga nag-request sa akin, pasensya na po, hindi ko po talaga na-accept dahil nga po puno na. Ah, umabot na 5,000. Pero parang 5 lang ho ang tunay kong kaibigan. Biro lamang, biro lamang. At kautusan para sa pagbabalik kalsada ng mga traditional jeepney, isa sa pinal pa ng LTFRB. Bakit kaya? Ano bang naging problema po dito ho, sa mga traditional jeepney? Gusto niyo ba talagang palitan? O sige, palitan niyo na. Hoy, ilang minuto na lamang ho, ha? Isang magandang araw sa inyong lahat dyan, ha? Lalo na po dyan ha, sa Nubaisiha. Dyan ho sa Cabanatuan City, meron akong kaibigan dyan sa may stoplight. Sa may stoplight ho ng Cabanatuan City, sa may cruising ho. Ha, pinapasyalan ko siya noong mga panahon. Namimiss ko na, hindi ko na po napasyalan dahil nga nandito, dahil nga po sa sitwasyon ng pandemya. Lalo na ho dyan sa Talavera, ha? Talavera, Nubaisiha. Dyan din ako, minsan ho, alam mo, pagka pumunta ako dyan ho, ako nag-stay sa lugar na yan. Maraming salamat sa inyo dyan, ha? Sa mga kumupkup ko sa akin noong mga panahon na ako'y, ako po'y nagawi dyan, pumasyal. Alam mo naman, ang aming hanap buhay, ho, ha? Naghahanap po kami ng mga kalakal. Ibig sabihin, ho, kinakalkal namin ang mga bagay dapat kalkalin. Tama ba, Sir July Tubas? Ha? Sir Francis Tika, Edtan Flores? At sabi ho, tumawa lang ho si Sir Ching Junida. Parang hindi makapaniwala Sir Ching Junida sa aking mga pinagsasabi. Dahil kilala kasi niya akong personal. Parang hindi sakto sa akin pagkatao. Pasensya ka na sir ha. Nasa harap lang ako ng mikropono. Kaya ako'y ganito. Pag sa regular na ano naman, sitwasyon tayo pag nagkaharap, tahimik lamang ako. Madaldal lamang ako kapag napainom nyo na. Hoy, yung ating pong mga kababaihan ha. Inaasahang mabubuntis ngayong taon sa epekto ng COVID-19 ayon sa Population Commission. Ima Binalyaruhas, pag hindi tunay na kaibigan, i-risk nyo sa FB mo. Wag naman. Lahat ho, welcome sa akin. Kahit ho, hindi nila ako, alam mo na, ha? Lahat ho, kaibigan. Pero maraming salamat, Ma'am Ima Binalyaruhas ng Albay. Probinsya ho ng Albay, Kanaway, Malilipot, Albay. Minsan kasi po ang tao, kapag mayroon ka pong naibigay na tulong, kaibigan ka, kapag wala na ho, abay, burado ka na. Pero ganun po man, hindi ko po iniintindihan. Dahil sabi ko nga sa iyo, nabubuhay ako ng isa lang ako, nag-iisa, at dalawa lang ho kami sa buhay. At syempre ho, mabubuhay ako kung marami tayo, mas maganda. At isang sabi ho ni Sir Francis Tiga, tama yan Sir Jojo. Nabibilang lang sa daliri ang tunay na kaibigan. O nga pala, may grupo ho kaming tinatag nito ni Sir Francis Tiga. Naudlot ho dahil naabutan ng COVID-19. Kaya nga sabi ko doon sa grupo, ako naman po talaga eh, para bang nagbalik tanaw lamang po ako. Nung panahon ako'y bago pa lamang po na isang mamahayag. Ima Binalyaruhas, sabi niya, ako tubay, ako'y tunay na kaibigan. Thank you po, alam ko po yan. Kahit hindi pa kita friend sa Facebook, tunay kang kaibigan at tinulungan mo ako ng mga panahon. Thank you so much sa inyo. At ito, nanood ang aking kapatid, ha, Maria Cristan Bo Sibial. Ha? Sabi niya, nanood siya from ano to? From Kuwait ba ito? At ayon ho kay Attorney Joseph Manuel Estrada, ha, may bagong requirement ang DepEd na kailangan pag gastusan ng mga paaralan. Gastos! Ay, Ginoo. Wala na kang pera, gastos pa ang iniisip. Sos mio! Ah?
Gising, gising Pilipinas, huwag ho tayo magpauto sa mga nang-uuto. Huwag ho tayo magpalinlang sa mga nanlinlang. Sumunod lamang ho tayo sa batas, na tunay na batas ng ating gobyerno, ang batas ho ng ating pambansa, ng ating pong saligang batas, at siyempre po, ang ating pong bansang Pilipinas. At suportahan po natin ang ating gobyerno, lalo ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam ko ho, hindi siya natutulog, hindi tayo pinabayaan at dyan ho siya upang pong tayo ay tulungan, tugunan ang mga problema. Pero ho, mahal namin Pangulo, medyo mabagal ho talaga ang aksyon ng iba po nating mga nasa gobyerno. Baka naman mahal na Pangulo po, pwede mo bang pakipitik na lamang o kalabit. Huwag naman pitik, baka masaktan. Pakikalabit na lamang. Na kung maaari po, pakibilis-bilisan. Dahil ho, ang totoo lamang ho, mahal na Pangulo, ito po aking pinagtataka, ha? Bakit ho kapag ho ang Maynila o Manila Water o Meralco, parang ang bilis ho nilang magbigay ho ng ayuda ng papel, ipayarin. Bakit ho pagdating ho sa gobyerno mabagal, ha? Mahal na Pangulo, pakikalabit na lamang ho ng ilan po ninyong mga tauhan. Kung gaano ho kabilis ng ating Pangulo na rumisponde, tumugon sa mga problema. Ito naman ating mga ilang mga opisyalis ng gobyerno. Ganun naman ang kabagal. At mayroon pa po akong nabasa dito ngayon na sabi nila, parang drama lamang. Tama ba si Sir Ed Tan Flores? Parang drama lang ito. Kunwari nagpatawag ng investigasyon, wala naman ding nangyari. Yan ho ang mga sinasabi ng netizen natin, ha? Yun po mga sinasabi ninyo. Sabi ko nga sa inyo, yan po yung sasabihin ko din. Sabi niya, watching at state of quiet, ha? Sabi po ni aking utol, Maria Cristan Busibial. Ito ha, good morning, Madam Nising. Ha? Sabi ho ni Ma'am Philly Real. Madam Nising, good morning ho. Huwag na kayo magtampo. KNT ng Taytay Rizal. Good morning ho sa inyo lahat. Ang aking pong primo, GC Lunas, isa hong negosyante ito. At sabi ho ni Attorney Estrada, sa tingin ko, walang mga ngahas na private school na magtaas ng matrikula. Magtataas ka ng matrikula, yung ibang ho, lumipat ho sa public school dahil online lang ho ang pasok ngayon. Gising, gising Pilipinas, maraming salamat po sa inyo. Ilang minuto na lamang ho, tayo ay magagayak na. At siyempre, alam mo naman, isang oras lamang ho ito. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus Kristo na may likha ng langit at lupa, na siya hong lumikha ng langit at lupa, lalo na sa akin, siya hong lumikha. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, at binigyan niyo naman kami ng magandang araw ngayon. At ang ating mga kababayan nakapagsampay, maging ako, nakapagsampay ng maayos dahil nga po, maliwanag ba ang kapaligiran? Sa ibang probinsya, kumusta kayo dyan? Maliwanag ba, maliwalas ba ang ating kapaligiran dyan? Dito sa Metro Manila, maliwanag ho. Pakibati po sina Ma'am Nising Bael, Ma'am Myra Juvin, Ma'am Wing Franes, Ma'am Beacon Cao, Ma'am Sol Trangia, Ma'am Divina Lumboy, Ma'am Flora Tismo, at Ma'am Marivic Valenzuela. Salamat po sir. Yan po ang grupo ng KNT Group. Nako, napaka, alam mo, masisipag na grupo ito eh. Lagi ko po nakikita ito sa Facebook nyo, yung inyong po mga pinagagawa. Maraming salamat sa inyo. Sana po maging halimbawa kayo sa iba. Ha? At yung mga walang grupo naman, ako po yung sumasaludo din sa inyo kasi kayo mismo personal nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. At ito ho, ano ba to? Ano po pagbasa nito? Nisi Rimento Bael. Good morning po, Jojo. Sabi po, Sir Jojo po, okay lang po, Nizi Raminto Bael. Salamat po, Sir Jojo. Best ka talaga sa amin. Hoy, salamat po, Ma'am Philly Real. Alam mo, wala akong problema sa akin kung ano man po. Sabi ko sa inyo, basta na riyan kayo, isa, dalawa, tatlo, buo na po ang buhay ko. Hindi ko po kailangan na marami. Ang importante po, nandiyan kayo upang pong panoorin at pakinggan ang aking po mga ilang mga mensahe. At ngayon ho, hindi naman sa umiiwas tayo sa mga komentaryo. Ang akin po ngayon kasi, ang gusto ko po talaga, wala muna tayong komentaryo. Tumulong muna tayo sa ating gobyerno. Parating natin sa ating mga kababayan kung ano po yung mga dapat na nito pong pandemya para po makarecover kaagad tayo.
Di ba? Eh kung ako lang po ang masusunod, ha? Dapat ho, ah, dapat po magkaisa tayo. Magtulungan tayo. Alisin natin yung pagalingan at inggitan. Wala akong magaling, lahat tayo magaling, mga kababayan ko. Kapatid, kapuso, kapamilya, at sabi ho ni salamat din Madam Philly Real, ha? Sabi ni Nisi Raminto Vail. At lahat tayo epektado ng COVID pandemic kasama ng mga paaralan. Totoo po yan. Ah, private school at public school. Gising Pilipinas, ha? Ako ay meron akong komento sa aking pong Facebook at marami hong nag-react sa akin. Sabi nila hindi na raw kailangan tulungan ito pong mga pribadong mga guro na sa pribadong paaralan dahil sila ay malaki ang sweldo at may mga pera ito, mayayaman. Sabi ko, ang pandemya ho, wala hong tinutukoy dito. Wala hong sinisino dito. Mahirap o mayaman ka man. Ha? At hindi ho lahat na nagturo sa pribadong paaralan ay may pera o mayaman. Ha? Nung panahon ho, ako po'y nag-high school at elementary, ako po'y nag-aaral sa isang pribadong paaralan. Ha? Ako po'y nag-graduate ho sa East Visayan Academy, dyan ho sa Bulacan, Talisay, Cebu. Isa ho, Seventh-day Adventist School. Ako po'y nag-graduate dyan. At may mga ilang guro ako na hindi naman talaga sinasabing may pera. Ha? Kaya naunawaan niya, mga katulad namin. At lalo na ako yung mag-high school. Ako po yung nag-graduate ho dyan sa Notre Dame Academy ng San Fernando, Cebu. Ha? Na pinapatakbo ng mga madre. Ha? Maraming salamat po sa inyo, mga guro ko. Ha? Dahil ako po yung tinuruan nyo. Ha? Tinuruan nyo. Ano ba? Ano ba yung tinuruan nyo sa akin? Mayroon po ako mga guro no. Napakabait po talaga. At nakikita ko po naglalakad lamang ho sila. Kaya nga po sabi ko, doon po sa mga nag-comment sa akin, kinagalan ko ang comment ninyo, pero alamin din ninyo kung gaano ho katotoo yung inyong pinagsasabi. Dahil hindi ho lahat ng mga nagtuturo ho, mga guro sa pribadong paralan, ay may kakayahan o maraming pera. Ha, alalahanin ho ninyo, bago ho magmarso, apektado na rin ho sila. Kaya po sana po ang gobyerno natin ay meron pong tulong na may ibigay po sa ating mga guro na talagang walang-wala. Ha? Dahil nga po, mapalad po itong mga guro natin sa pampubliko dahil tuloy-tuloy po ang kanilang mga sweldo. Kaya mapalad ho kayo. At ganun pa man, ako po yung nagpasalamat sa mga guro sa pampublikong paaralan. Dahil po ang dalawa kong anak na nag-aral ho dyan, ay tinuruan ho nila ng maayos at mabuti. Kaya po ako yung sumasaludo sa inyo. Ha? Kayo din po yung mga bayani na itinuturing ko. Dahil nga po, ako nga mismo, dalawa lang aking anak, ay nahirapan ako. Eh kayo po, 30 o higit pa ang mag-aaral ay kinaya nyo sa boom kalahating araw na paglilingkod. Ha? Sabi po ni Ma'am Philly Real, ha? Salamat din, Madam Philly. Tama po kayo dyan, magtulungan at magkaisa. Yun ang kailangan natin. At sabi naman po ni Ma'am Sir Francis Tika, nanonood ngayon sa iyong programa, huli ka si Ma'am Lani Amura ng Hagupit ni Bagsik Media Group. Salamat ng marami! Ito po yung aking pong pinsan. Ha? Pinsan ko po ito sa Cebu kung saan po ako doon nakatira. Lizel, Sibial, Bayal, good morning po sa inyo. Ingat po kayo. Saan man kayo naroon? Nasa Cebu ba kayo? Ha? Nasa Cebu ba kayo ngayon? Ha? Ingat po kayo. Ingat po kayo. At pakikumusta na lamang po kay Father Andrew. Andrew, Sibial, Bayal. Long time no see, long time no hear. Sobrang tagal na. Sana bago man lang tayo bawian ang ating mga buhay, ay magkita-kita naman tayo. Sana po, by next year, ang plano ko po, by December talaga, babakasyon ako ng Cebu, and then Mindanao, doon po sa aking mga kabag-anak. Pero dahil nga itong pandemya, hindi ko po sigurado. Kaya binawi ko na po ang aking pangako. Dahil ayaw ko po, maging akong isang, dati na tayong, alam mo na, mahilig tayong mangako, pero ang iba na may tinutupad natin. Pero ngayon po, maging makatotohanan tayo. Nung panahon ko kasi, nung ako nag-aral sa Cebu, meron nung pampublikong paaralan. Ha? Meron po sa aming lugar. Pero sa elementarya, pero yung high school po, medyo malayo po. Ibig sabihin, nasa barangay ho siya. Kaya doon sa mismong bayan, tanging private school lamang ang naroon. Kaya doon po ako nag-aaral. Sali po na mamasahe ka pa, doon na lamang ho kami nag-aaral. At ako'y nagpasalamat po sa aking pong kamag-anak
kapatid ng aking tatay o aking daddy na ako po ay tinulungan nila nung ako nung panahon ako ay nandoon hanggang sa ako ay magkulihiyo. Kaya maraming po salamat sa inyo. Lalo na po sa aking mga classmate ho diyan ho sa Cebu City Southwestern University. Ah? Kaya lamang ako ay natawa sa inyo dahil nung mga panahon ako ay nag-aral diyan, ang aking unang kurso pong kinuha ay ano ba tawag ito? Bachelor of Elementary Education. Karamihan po sa mga classmate ko ay mga babae. Kaya po ako ang kanilang muse ng panahon. Dalawa ho kami na aking pinsan. Karamihan ho kasi sa kumukuha po ng kursong yan, ng panahon ko, ha, panahon ko, ay karamihan ho mga babae. At kung meron man, mga lalaki, ay ilan lamang ho kami. Kaya automatic ho ng panahon. Ha? Kami ho ay automatic ho isang mga ibig sabihin, player agad kami. Ha? Manlalaro agad kami dahil ilan lang ho kami mga lalaki. Kaya mabuhay ho ang lahat ho ng mga guro ha sa buong Pilipinas, maging sa ibang mundo. Ha? Kaya maraming salamat sa inyo. Utang ko ito sa inyo. Ha? Sa lahat ho ng mga principal sa Department of Education, ha, sa Commission on Higher Education, OCHED. Ito pong aking pong ano ba? May naabot ba ako? Wala naman yata eh. 'Di ba? Pero utang ko ito sa inyo. Kayo ho ang nagmuldi sa akin. Ha? Kayo ho ang nagturo sa akin upang pong ako'y maging ganito. Maraming salamat sa inyo at isang magandang araw sa inyo lahat. At heto na ho, ha, tayo'y magpaalam pansamantala at sa Lunes muli. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga, ha, sa ating Facebook Live, ha, habang nandito tayo sa pandemya, andito muna tayo sa ating Facebook Live. At pinaplano po ng aking pong producer na magkaroon kami ng online news. Pero ganun pa man, no need na muna ngayon. Ang importante, kahit po nasa Facebook Live lamang ho tayo, nakapagbigay tayo ng mga mahalagang insight balita para po sa ating mga kababayan at lalo na po sa inyo. Kaya again, marami pong salamat sa inyo mga kababayan ko, kapuso, kapatid, kapamilya na nariyan at nagtitiwala sa akin. At dun po sa mga hindi pa po ha, nag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Huli ka ni Jojo Sigal. Ito'y libre ho para po sa lahat ito. At mga kababayan ko, please, kung hindi naman kailangan lumabas, stay at home at stay safe. Please, please lang, para po matapos na ito. Kasi habang matigas ang ating mga ulo, nainip tayo, lahat po tayo naiinip. Ako nga po, kaliwat kanan po ang imbitasyon sa akin. Minsan lang po ako pumasyal sa aking kumpare. At sabi nga nila, pag ang iba daw nag-imbita ay pinapuntahan ko, mayaman kasi kayo. Kaya ayaw ko sa inyo, gusto ko sa kapwa ako mahirap. Ha? Nakapariho ko. Ha? Sabi po ni Ma'am Philly Real, bye, ingat po Sir Jojo, God bless. Happy weekend everybody! Luzon, Visayas, Mindanao, kapatid, kapuso, kapamilya, stay safe ho at ugaliin po natin maglinis ng ating kamay, maglinis po ng ating katawan, higit sa lahat maglinis ng ating tahanan. At wala na hong iba, dalangin ko po sa araw na Sabado at Linggo, tayo po ay makatanggap ng mga magagandang biyaya at balita na sana po pagdating po ng Hulyo 1 o Hunyo at 30 o 29 ng araw ho ng Lunes, may magandang balita natin marinig sa ating Pangulo na sana po ay mapagbigyan na po ang ilang pong mga negosyante na upang po sila ay makapagbukas na kani-kanilang hanap buhay. Ang ibig ko sabihin, amusement, ha? Yung ating pong games and amusement, makapagbukas na, ha? Para po tayo naman ay paunti-unting makarecover, ha? Sa ating pong mga dinaras na mga problema. Bansang Pilipinas, mabuhay kayo, ingat palagi, stay safe mga kapatid ko, kapuso't kapamilya. At Diyos mabalos, daghang salamat! Maraming salamat, Bansang Pilipinas! From Luz Biminda, thank you so much! At ang ating kababayang mga bayani, OFW, relax lang kayo dyan. Maghintay kayo at nariyan ating gobyerno, tutulungan kayo. Trust God. Trust Jesus always. Mabuhay ang Masang Pilipino! God bless! To God be the glory! At ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Kita-kits, bukas sa ganitong oras, ay sa Lunes, sa ganitong oras, at ganito ring lugar. Same time, same place, by Monday ho, kita-kits tayo. At ingat po kayo. Thank you so much. Thank you so much.
ipon, pagbata ng pamamayan, para sa bayan na sinangabantay, ang programa na gumagabay, maasahan ng susunan, ang uli ka ni Josephine.